Ayun, okay mga kalapatids. So, bali, meron na naman nga pala tayong namataang lambat din sa gawing San Isidro. Dun sa may malapit sa dati nating tinanggalan ng lambat, mga kalapatids. So, San Isidro, Nueva Ecija. Baka may mag-comment na naman dyan ng iba. Okay, sa San Isidro, Nueva Ecija, mga kalapatids. May namataan na naman tayong lambat dyan. Bali, nakita ko sa bandang Tabon, mga kalapatids. So, dun sa may-ari nung lambat, mga kalapatids. Ayan, makikita nyo sa video. Ayan yung lambat, oh. Hindi na kasi pwede sabihin na, hinarang dyan sa bukid para pang-cover sa bukid nila. Wala na pong tanim yung bukid. Tuyo na yung pasyok ng palay. Ibig sabihin, naani na po yung bukid dyan. Doon po sa nag-umang yan, baka naman, oh, pwede, pakibaklas na lang, oh, tuwing araw ng Linggo. Kasi pauwihan, oh, ng ibon. Possible, oh, na bigla na lang madaan dyan yung ibon, mahuli nyo, oh, yung mga kalapati namin. Lalo-lalo na ho ang ibon ng gawing San Miguel kung galing ng norte at kung galing naman ho ng south, dahil pagkakaalam ko may naglalaro pa ng south, possible naman ho na mahuli nyo dyan yung mga dadaan na galing ng south pauwi dito sa Hain at papuntang Cabanatuan. Kaya dun po sa may-ari, nakikiusap po ako na sana po tanggalin nyo na lang. Huwag nyo na pong hintayin na kami pa po ang pumunta dyan para tanggalin yan. Kasi hindi po namin kinukuha yung lambat. Dinadala po namin doon sa munisipyo. Hindi po namin kinukuha. Doon po natin padadala yan. At para po sabihin ko doon sa may-ari, hindi naman po namin kayo masyadong inaapi. Ang pakiusap lang po namin, pakibaklas na lang po tuwing araw ng pauwian. Halimbawa po, Miyerkules, at saka Linggo, lalo-lalo na po yung Linggo kasi mas marami pong naglalaro ng araw ng Linggo, kaya possible na talagang may dumaan. Kaya nakikiusap na lang po kami. Tapos lalo na po ngayong panahon na to na isinusulong ang batas ng anti-lambat, mga kalapatids. So, doon sa may-ari, huwag na po nating hintayin na tayo yung masampulan ng anti-lambat. Delikado eh, baka ho makakasuhan pa kayo doon. Kaya nakikiusap po ako sa inyo na tanggalin nyo na lang po yung lambat. Yan, nakikita nyo naman sa video. Ang laki-laki ho nung lambat na yan. Sasabihin nung iba, ang baba naman yan. Hindi naman nga makuhuli ibon dyan. Pag ho ba nakita nyo lumilipad yung ibon, napakababa lang ho niyan. Basta nakarekta at nasa bukid. Hindi ho yan umaangat ng mataas na mataas. Basta nasa bukid yan. Ganun ho ang mga ibon. Ang mga kalapate natin. So, kaya nakikiusap po ako doon sa may-ari. Na sana pakitanggal na lang ho yung lambat na to para kung yun ang hintayin na puntahan pa ng mga barangay na sa pulis na makikiusap kami para samahan kami. Kasi sayang ho yung binili nyo dyan. Kung talagang pinanguhuli nyo lang ng ibon, wala naman problema. So yun lang po at maraming salamat mga kalapatids. Doon sa may-ari, pakitanggal na lang po. Salamat po. Hanggang dito na lang mga kalapatids.